Kakum. Coach Yang, this is the first win for Rain or Shine after 5 games. What do you think, did the team display differently this time, and how should you guys continue, keep on doing this for you to be able to win more games? We shot a little better with our free throws, although we still missed a lot. And then, siguro yung played better defense pagdating ng fourth quarter. Previous losses namin, we've had pretty close games, no, except yung sa San Miguel. Pero before that, we just couldn't close out games. We couldn't finish in the end game. So, hirap kami, lalo pagka nagbimintis kami ng free throws. We were not also getting our desired percentages, no, sa three-point shot. Dami naming three-point shot na open pero hindi pumapasok. But I just keep telling the guys, if you're open for a three, just keep taking it. Wag nang isipin kung ano yung percentage. So worked out for us. No, worked out for us. For a while, I was worried na baka maulit yung sa last conference na 0-5. No? Pero at least, 0-4 lang kami ngayon na may improvement naman ng konti. No? Ay, 1-4. No? So, tingnan natin, mahahaba ang bakasyon. So, we look at it as a time to reset, a time to bring this team together and look at what transpired the last 5 games and see where we can improve. No, we have the time to do that since meron tayong mahabang break. Coach, we also saw some of your players step up in the likes of even Bo Belga. We have Andre Caracut creating plays for the team. Just how would you articulate the effort of those players, especially for a must-win, kaya ng larong ito ngayon? Yun nga, we need guys to really step up, no? Especially yun, nawala si Ray Nambatak, no? One of our top scorers. Mabuti, no? Maganda nilaro ngayon ni Adrian. Actually, Adrian's been playing good games the past few games. Pero nag-iiba talaga yung laro niya. He becomes a bigger threat if he's making his three-point shots. No? And today he made enough three-point shots for him to be able to also balance his offense, getting into the drives and the layups. So, matagal ko na rin sinasabi sa kanya yan na kailangan balansehin niya yung laro niya. No? Not just penetrator or slasher, he needs to take the open threes, and pinagpa-practice niya naman. So at least pumasok. Bo Belga did the usual leadership, also creating opportunities, problems for the defense. Aside from his scoring, it's his rebounding and overall leadership. Andre Andre will always be our main point guard. And nag-struggle siya the past few games. But even if he's not scoring, he's a threat and he can create situations. No? Andyan pa rin siya sa loob at we're trying to build his confidence again. Thanks, Coach. Adrian, big night for you. This is actually your second best performance, according to Sir Fidel. How did it feel out there? You seem to be taking those shots. Mas nagiging confident ka na in taking those shots, lalo na yung mga tres mo kanina. Lagi naman sinasabi sa akin ni Coach na kailangan practicing ko yung tira ko sa labas kasi mahihirapan ako kung puro drive lang ako. So yun, inaano ko naman sa practice at yun, may apply ko kanina. Kaya pumasok yung mga 3 points. Kaya binibigyan naman nila ako ng kumpiyansa basta pag open, itira ko. Pagka nag-close out, i-drive ko. Ayun. So ngayon, Adrian, isa nga sa pinoint out din ni Coach Yang na kailangan mas i-improve nyo pa yung 3-point field goals nyo. Pero para sa'yo,
How far are you at improving yung three-point field goals mo? How would you assess yung iyong confidence o kung paano ka efficient sa three points? Ayun na, yung problema ko lang talaga sa sarili ko, yung consistent eh. Kailangan siguro maging consistent ako every game. Yung tira sa labas, kailangan ko rin yung basta pag-open, kailangan i-grab ko yung opportunity na yun. Ayun na, trabaho lang palagi eh. Sa ensayo, kailangan ko i-practice yung palagi yung tira sa labas. Ayun. Thanks, Adrian. Now we open the floor to our friends from the press. Adrian, congratulations. Nung may isang game na nag-30 ka, ba't talo kayo? But now, especially yung second quarter, you're the reason ba't nakabalik kayo and nakontrol yung game. Pakiramdam na maganda game mo and nanalo kayo today. Ayun na, siyempre, hindi lang naman sa akin. Sa mga teammates ko rin, maganda yung naging depensa namin. Sabi ni Coach, umpisahan namin sa defense. So yun, ang ganda ng depensa namin, nakakuha namin yung mga rebound. Tapos doon namin nakukuha yung mga points namin sa mga transition. Kaya lumamang kami kanina. Coach, ano pong update kay Kit Dato since injury pa siya and now important yung... Dahil absent siya, how important magiging role nung mabigman nyo, especially si Santi? Bagay ni Keith, no? Nami-miss namin lalo nung San Miguel game. No? Mag-isa si Bo na nakikipag-banggaan sa loob with the bigs. Siguro mga 6 weeks pa siya, sabi ng doktor. Eh. So... baka next All Filipino na yung balik nun, no? Hindi natin masabi, kaya we're preparing for the worst, hoping for the best. Sana makahabol pa siya. Pero yun nga, pinaghahandaan na namin na baka hindi siya makahabol, pero we'll do our best to get him in game shape or recovered from his injury. Then, si Santi, gusto ko sana mag-wing na lang kasi doon nagkakaroon kami ng advantage nung pag-wing siya. Pero pag 4 siya, medyo maliit kami. But wala kaming choice no, nung nawala si Keith. Talagang doon sa playing time ni Santi, meron talagang oras na kailangan mo siya ilaro as a 4. No? But... the good thing with Santi is kabisado niya pareho yon, no? Laro mo siya ng wing as a 3, laro mo siya ng nasa poste as a 4, kabisado niya, no? Alam naman niyang laruin yun. Pero dati kasi may advantage talaga kami kung nasa 3 siya, nung nandyan pa si Keith.